Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ikatatlong yugto ng ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo ay bumisita sa Manila Memorial Park upang maghanap ng mga kilalang individual at mga dating sikat na artista na nakalibing dito sa bayan ng Paranaque. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay, at bisitahin ang huling hantungan ng isang veteranong mamamahayag sa telebisyon at radyo. Naging punong abala sa maraming programa sa telebisyon at aktres na lumabas sa maraming pelikula at programa sa telebisyon at radyo noong huling bahagi ng 1960s hanggang unang bahagi ng 1990s. Sa gitnang bahagi ng sementeryo, sa bukana ng lakeside lawns, ay ang huling hantungan ni Helen Vela at ang kanyang dating asawa na si Orly Punzalan. Si Helen Vela ay isinilang noong Oktubre 1946 sa Maynila. Siya ay isang veteranong mamamahayag sa telebisyon at radyo, naging punong abala sa maraming mga programa sa telebisyon, at naging aktres na lumabas sa maraming pelikula at programa sa telebisyon at radyo. Si Vela ay makikilala sa kanyang programang panghapon na Lovingly Yours, Helen. Si Vela ay ang ina ng dating artista na si Princess Punzalan na dating asawa ni Willie Revillame. Si Vela ay lumabas sa halos 20 mga pelikula at programa sa telebisyon mula noong 1969 hanggang 1992. Ilan sa mga ito ay ang 1969 The Musical Giant na pinagbidahan ni Ike Lozada. Bilang co-host sa programa sa telebisyon, Kapwa Ko Mahal Ko mula noong 1975 hanggang 1985. Bilang co-host sa pangtanghaling programa sa telebisyon, Student Canteen mula noong 1975 hanggang 1986. 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, and 28. The Von Trapp Children from the Right. This will be the Christmas presentation at the Cultural Center, and this will be the Sound of Music. We have the children here, the Von Trapp Children, as Helen Vela just mentioned, and Yes. They will do a special number for us, right? First, I'd like to... Why don't we get the names from the smallest to the biggest? Yes. The alternate. You're supposed to be Gretel, and she's supposed to be Gretel too on alternate days, right? Yeah. May we have your name, please, little young lady? I'm Janina Revilla. Where are you studying? I'm studying Colegio San Agustin. Grade? 3. Grade 3. The next child is? Monica Ann Wilson. And what role do you play here? Martha. You're Martha. How old are you? 10. 10. The next lady? Lea Salonga. Of course, Lea Annie. Salonga, Annie herself. How old are you now, Annie? 9. 9. What role do you play? Brigitta. Brigitta. What song will you sing in this play? All the songs for the children, right? Yes. Right. I'm Risa Ontiveros. I'm Raymond Lauchenko. Mencho Lauchenko. Bilang host sa panghapong programa sa telebisyon, Lovingly Yours, Helen, mula noong 1980 hanggang 1992. Gino? Papa? Ang question, Wally, ay kung bakit mo siya inabandona? Siguro, hindi lang taga ako ready para magpamilya. Kasal ka ba sa Gordon His Mounting niyo? Wally, please, tell me. Mabigat ang kaso ng asawa ko na asawa mo. Dalawa tayong pinakasalan niya. Pero naniniwala pa rin ako na mas legal, mas valid, mas binding ang akin dahil ako ang una niyang pinakasalan. Papa, I love you. I love you too, Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa hapong ito, we have another set of wives, number one and number two, but hindi dun sa context na iniisip ninyo. Parehong pinakasalan, pero may pagitan na ilang taon. Siguro nakarinig na kayo ng ganyang klase ng problema na
nagpakasal ang isang lalaki at a very tender age. Para bang naghanap lang ng konsuelo. Pagkatapos ay nakalimutan ng first wife, whether by force of circumstances or whatever. Hanggang sa nakalipas ang maraming taon, nakakilala ulit ng iba, fell in love again, nakalimutan yung una kaya nagpakasal na muli. Ang resulta ay bigamya. Kung malalaman ng first at kung magrereklamo yung una. Mga kaibigan, sa hapong ito, alam nyo, naging napakaganda ng taping namin dahilan sa magagaling na artista ang gumanap na hindi nagdaigan kundi nagbigayan, at mapapanood nyo sa mga eksena kung paano silang nagpadama ng kanilang damdamin para sa isa't isa sa pumagitan ng pag-emote o pagbibigay damdamin sa kanilang mga papel o character or the roles they portrayed at sa pag-throw ng kanilang lines. Mga kaibigan, please stay tuned for our episode this afternoon sa Lovingly Yours, Helen, pinamagatang Apoy sa Tubig. Bilang artista sa pelikula noong 1981, Mga Basang Sisiu, na pinagbidahan ni na Julie Vega, Janice de Belen, Cheche at Cheryl Cruz kasama si Ronaldo Valdez. Lalo niyong minahal ang kanilang pagsasama-sama sa pelikulang Mga Basang Sisiu. Ito po ay sina Julie Vega, Janice Cheryl Cruz. Bilang artista sa pelikula noong 1983, Roman Rapido, na pinagbidahan ni Fernando Po Jr. kasama si Dang Cecilio. Uhupa na ho ang pangingigi niya, pag-iiral ng gamot. Malaria. Maming, hindi kaya tayo malagay sa panganib dahil sa kanya? Kailan ba tayo nalayo sa panganib? Kapitan. Sino yan? Hindi mo ba natatandaan ang katukong? Sa kalagayan niyo yun, hindi mo siya pakikinabangan. Mas kailangan niya pa mamahinga. Bilang tagapagpahayag sa isinapelikulang Lovingly Yours, Helen noong 1984. Minsan, kung alin pang totoo, kung ano pang tunay na nangyari, siyang mahirap paniwalaan. Narito ang isang kasaysayang susubok sa inyong pananalig at pananampalataya. Naganap sa lugar na yon. Bilang artista sa panghapong programa sa telebisyon, Heredero, mula noong 1984 hanggang 1987, na pinagbidahan ni Philip Gamboa. Bilang artista sa panghapong programa sa telebisyon, Agila, mula noong 1987 hanggang 1992, na pinagbidahan ni Val Soto. Bilang artista sa pelikula noong 1987, Angelica, Sugo sa Lupa, na pinagbidahan ni Sunshine Dizon kasama si Ramon Zamora. Bilang artista sa pelikula noong 1988, Puso sa Puso, na pinagbidahan nina Romnick Sarmienta at Cheryl Cruz. Bilang artista sa pelikula noong 1989, Limang Daliri ng Diyos, na pinagbidahan nina R.R. Herrera, Rose Ann Gonzalez, Atong Redillas, Tricia Rodil, at Carmina Villaruel,
kasama sina Marian de la Riva at Ronald Curvo. Ang kanyang huling pagganap sa pelikula ay ang 1990 Kung Tapos Na Ang Kailanman na pinagbidahan ni Gary Valenciano, Princess Punzalan at Gretchen Barreto. Galing-galing niya talaga. Wala akong hilig manood ng kantahan. Eh, na'y magaling kung bakit hindi siya napasama doon sa mga nanalo. Pwede ba? Tama na. Kanina niyo pa pinag-uusapan yan, Jeric na yan. Nakukulili na tenga ko eh. Kanina na nga kayo. Eh, Ninang, mauna na ho ako. Oo, dapat kanina pa. At ikaw, Elmina, bakit ba haling na haling ka dyan sa nobyo mo? At pag-aaral mo, intindihin mo ah. At ikaw, isa ka pa. Nahahawa ka na dyan sa kapatid mo. Noong Pebrero 1992, si Vela ay pumanaw dahil sa sakit na lymphoma habang nagpapagamot sa Mayo Clinic sa Amerika. Siya ay 45 lamang. Katabi ng kanyang puntod ay ang dating asawa na si Orly Punzalan, isang batikang mamamahayag sa telebisyon at radyo at naglingkod bilang pangulo ng IBC 13. Si Punzalan ay pumanaw noong Enero 2005, 12 taon matapos ang pagpanaw ni Vela. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte at Libingan ng mga Bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Marikina at sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod na mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.